Mabuhay mga kabayan! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pinaigting pa ng Kuwait ang kanilang vaccination campaign contra COVID-19 para makamit ang herd immunity. Pinayagang mag-walk-in sa mga vaccination centers ang mga health workers at ang kanilang first degree na kamag-anak. Samantala, nagpatupad naman ng 5 araw na total lockdown ang bansang Oman para maiwasan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID sa bansa. Nagpapatrol, Maxi Santiago. Dinagsa ang mga vaccination centers sa iba-ibang ospital sa Kuwait. Ito'y matapos payagan ng Kuwait Ministry of Health na mag-walk-in ang mga health workers at ang kanilang first degree na kamag-anak para magpabakuna. Isa si Zuzette Bulkirin sa mga nakipagsiksikan. Maraming salamat sa MOH at sa government ng Kuwait para sa programa na mabigyan ng bakuna ang pamilya ng mga frontliners dito sa Kuwait. Tuloy-tuloy naman ang pamimigay ng libreng bakuna para sa mga Kuwaiti citizens at expat workers sa Kuwait International Fairground sa Mishref. Target ng Kuwait na mabakunahan ang 70% ng populasyon o mahigit 3 milyong katao hanggang Setyembre para makamit ang herd immunity. Samantala sa Oman, nagpatupad ng total lockdown ang gobyerno noong Eid al-Adha mula July 20 hanggang July 24 para maiwasan ang pagtaas sa mga kaso ng COVID-19. Nakapagtala ng lampas 10,000 kaso ang Oman simula July 7 hanggang July 20. Sa kabuuan, may 289,042 ang nagkaroon ng COVID, 263,752 ang gumaling, at 3,498 naman ang mga namatay. Samantala, stranded ang ilang OFW sa Oman matapos muling i-extend ng Pilipinas ang travel ban hanggang July 31. Isang malaking problema ngayon dahil nga po marami sa ating mga kababayan ang natapos na po ng kontrata noon pang April. Uh-huh. At naka-schedule nga po sanang makauwi ng Pilipinas noong Mayo through yung mga regular commercial flights po natin. So, ini-explain po rin natin sa kanila na ito naman para po sa ating nakararaming kababayan. May paalala naman ang embahada sa mga Pinoy sa Oman. Lagi ko pong pinaaalalahanan ang mga kababayan natin dito sa Sultanate of Oman na maging masinop po sa pag-comply sa mga health protocols ng Sultanate of Oman. At kung may opportunity po kayong magpabakuna, magpabakuna na rin po tayo. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. Patuloy po ang mass vaccination sa Russia. Sinamantala naman ng mga Pinoy ang pagkakataon na mabakunahan kahit pas ang ilan sa kanila, sila po ang magbayad pa ng vaccine. Mula Moscow, Russia, may report si Niel Caburnay Tero. Dahil sa pagtaas ng kaso ng coronavirus sa Russia at pagkalat ng Delta variant, patuloy na hinihikayat ng Russian government ang lahat na magpabakuna kontra COVID-19. Hanggang July 21, pumalo na sa mahigit 6 na milyon ang kaso ng COVID-19. Lampas 150,000 ang total COVID deaths. Mahigit 55 milyon ang bilang ng mga nabakunahan. Mahigit 21 milyon dito ay fully vaccinated na, pero ang mga dayuhang permit holders at may insurance lang ang pwede ng libreng bakuna. Kaya ang ilang Pinoy nagbayad ng mahigit 2,000 piso kada turok. Kami nagbayad. Kasi hindi na namin pinaalam sa amo namin eh. Dahil yung amo ko ayaw niya eh. Kaya sabi niya, hindi ako magbabaksin. Pabaksin na kayo para sa ating kalusugan po at safety tayo. Si Susan, napayaka pa sa doktor sa tuwa matapos ang bakuna. Kailangan sa work and kailangan sa dokumento. So, ayun ang main purpose. At para din sa ating health. Nagkakaubusan sa supply ng bakuna, kaya ang pinagpipilian ng mga Pinoy, ang Sputnik V at Sputnik Light. Ipinaliwanag ni Doktora Maria Sergeyevna Rozhnova ang pagkakaiba ng dalawa. Sputnik Light is more lightweight. You only need one dose. Sputnik V is injected twice, so Sputnik V is better.
The first vaccine has 30% efficacy, while the second vaccine has 60%. Immunity is developed more quickly, and I have nothing against Sputnik Light. Sputnik Light is good, but you need to be revaccinated after 6 months. Sarado pa rin ang mga Russian border. Mahigpit rin ang travel restriction at mandatory pa ang face mask sa mga pampublikong lugar. Sa pagpapatuloy ng pandemya, solusyon ng bakuna para sa kaligtasan ng bawat isa. Para naman sa mahigit kumulang 10,000 kababayan, siguridad ito para sila ay patuloy na makapagtrabaho at makapamuhay dito sa Russia. Para sa TFC News, Neil Cabornaitero, ABS-CBN News, Moscow, Russia. Binabantayan pa rin ng konsulado ng Pilipinas sa New York sa Amerika ang mga insidente ng hate crimes laban sa mga Pinoy. Ito'y sa kabila ng pagbaba na umano ng bilang ng mga ganitong kaso. Mula po New York City, nagpapatrol Don Tagala. Asian hate, there's been a downtrend, but that does not mean that it's not happening. Ayon kay Philippine Consul General ng New York na si El Mercato, bumaba na ang bilang ng mga hate crimes at attacks laban sa mga Pilipino sa Northeast Coast kumpara noong kasagsagan ng pandemya. Pero patuloy daw na nakamonitor ang konsulado at nais nilang matuto ang mga Pilipino kung paano depensahan ang kanilang sarili. We will be conducting on-site self-defense workshops also in the coming weeks in Elmhurst and in Astoria and in other areas here in New York with self-defense experts, also in partnership with the members of the Filipino community. Ayon kay Conjen Cato, 15 kaso ng hate incidents ang naitala ng konsulado sa taong ito. At hinihikayat niya ang mga kababayan na mag-report sa konsulado kung sila ay naging biktima ng hate attacks. Nakikipag-ugnayan din ang konsulado sa mayor ng New York na si Bill de Blasio at iba pang opisyales para hikayatin silang tugunan ang problema ng Asian hate. Don Tagala, ABS-CBN News, New York. Ikinatawa ng mga Pinoy sa Canada ang pagbabalik ng taunang Calgary Stampede. Nakansila kasi ang selebrasyon noong nakarang taon dahil sa pandemya. Mula Calgary, Canada, nagpapatrol Quay Evano. Kilala ang Calgary Stampede bilang taunang pagdiriwang kung saan inaabangan ang parada, rodeo shows, fireworks at libreng handaan. Kung kaya tuwang-tuwa ang mga Pinoy sa Canada na nakabalik na ito ngayong taon. Matapos makansela noong 2020 nang dahil sa pandemya. It's like feeling back to normal. So there's an excitement to every one of us, especially today, our event for Stampede Breakfast. We feel that like it's everything come back to normal. People will be normal. They will come out from the house. They will go to the restaurant. The business will be activated. So economy will be better. Di bali ng virtual ang parada, dahil pa rin sa COVID-19, pero dinagsa pa rin kahit papaano ang ibang kaganapan sa Calgary Stampede. Yun nga lang, hinikayat pa rin ang mga tao na magsuot ng mask, mag-social distance, at magpabakuna laban sa nakakamatay na virus. A lot of people are hesitant to get vaccinated, but it's for our safety as well. Samantala, dumalo naman sa Alberta Premier Jason Kenney at ilang pang mga opisyales sa mga handaan ng Filipino community. Tampok din sa 10 araw na pagdiriwang ang ilang mga concerts at gabi-gabing fireworks. Para sa TFC News, Kuya Evano, Calgary, Canada. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs.cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kabayan! Mabuhay mga kabayan! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lumabas na aabot sa 20% ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Amerika ay galing sa Florida. Kaya naman ang mga Pinoy doon na ayaw magpabakuna ay nagbabago na ng pananaw sa usapin. Nagpapatrol, Paul Garilao. 40% ng lahat ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Amerika ay galing sa Florida, Texas at Missouri.
At ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, halos lahat ng mga na-o-ospital nang dahil sa coronavirus ay mga hindi bakunado. What I fear is we're not going to get our vaccine levels up. This Delta variant is going to continue to circle. 20% ng lahat ng mga bagong infeksyon sa Amerika ay nasa Florida. Malala man ang sitwasyon dito, ayaw pa rin ni Governor Ron DeSantis na magkaroon ng panibagong mask order sa mga eskwelahan. Wala rin siyang planong i-lockdown muli ang Florida. Sabi ng isang Pinoy dito na dati ayaw magpabakuna, nag-iba na daw ang isip niya. I was considering to be vaccinated because of the Delta variant. Sa ating mga kababayan na medyo nag-iisip pa kung safe ito or kailangan ba natin magpabakuna, isipin niyo po hindi lang ang sarili ninyo, kundi yun pong kapwa ninyo. Nag-aalala si Dr. Zimmerman, isang Philam pediatrician sa Florida, para sa mga kabataang hindi pa nababakunahan. We are about to have school again within the next 2 or 3 weeks. And that means that we will expose a lot of school children to the possibility of asymptomatic infection, which they in turn can spread to another vulnerable population such as their teachers, bus drivers, cafeteria workers. Inirekomenda naman ng American Academy of Pediatricians na lahat ng estudyante at school staff ay magsuot ng mask kapag nasa campus. Para sa TFC News, Paul Garilao, Pensacola, Florida. Kasabak po sa karate event sa Olympic Games sa Japan ang isang Pinay na bata pa lamang ay nagpakita na ng husay at disiplina. Delegado man siya ng bansang New Zealand na natili pa rin ang kanyang pagka-Pilipino sa kanyang puso. Nagpapatrol, Ceresa Lapas. 12 taong gulang pa lang si Andrea Anakan nang una siyang tumapak sa bansang New Zealand. At sa murang edad, nakita na ang kakaibang talento niya sa larangan ng karate. Tubong ka Inta Rizal, ang kanyang pamilya ay nag-migrate sa New Zealand noong 2003. Nagsimula ang kanyang interest sa karate noong 4 taong gulang pa lamang siya. I was 4 years old nung nasa Pilipinas kami and my mom wanted me to do something other than study. Ano gusto mo, ballet or karate? Because we were really conscious about safety, I was like, oh, I really want to do karate, mom. Because like, you know, if I get kidnapped, ano yung magbaballet ba ako? At noong 6 taong gulang pa lamang, lumalaban na siya sa mga karate competitions. Pero sa ngayon, siya ay magko-compete sa isang non-contact kata. Ano nga ba ang kata? Between kata and kumite, so kumite is fighting. In kata, I call it the art form of the martial arts karate. It's very elegant and very beautiful, but at the same time, it's strong and you can demonstrate your speed. So each move means something. Hindi man niya pinangarap na makapasok sa Olympics, pinalad pa rin siyang mapili dahil sa taglay na husay at disiplina. It hasn't always been my dream going to the Olympics because it's the first time that karate is in the Olympics. To be honest, I've been planning to retire 3 times already. And then I got 7th place, so 7th in the world in that world championship. And then I was like, wow, I'm gonna retire, that's it. People came up to me and were like, oh, are you doing the Olympics? And my straight answer was, oh no, I'm not going for the Olympics. I had plans and then God had other plans. New Zealand man ang kanyang kakatawanin, nasa puso pa rin niya ang pagka-Filipino. Si Andrea ay lilipad papuntang Tokyo, Japan ngayong Huwebes, July 29 para sa kanyang competition sa August 5. Para sa TFC News, Ceresa Lapaz, ABS-CBN News, New Zealand. Bumibida sa reality TV para sa mga batang model sa Belgium ang 5 taong gulang na Pinoy. Wagi naman ang gintong medalya ang magkapatid na Pinoy Belgian sa European Jiu-Jitsu Championship. Nagpapatrol, Raquel Bernal Crisostomo. Muling nasungkit ng magkapatid na Pinoy Belgian, Ian at Ryan Lodens, ang gintong medalya sa European Jiu-Jitsu Championship na ginanap sa Hesse, Germany. Sa score na 690-685, pinataob ng magkapatid sa kategoryang duo men adults ang Austria. Nasungkit din ni Ian ang 2nd gold sa kategoryang duo mix kasama ang teammate na si Charis Gravenstein. 695 ang score ng Belgium kontra Montenegro na 660. With support from family, my brother, my coach, other athletes, I could stay doing the trainings and stuff. So I'm really happy
I could go to this competition and I could bring the gold medal back. Iba yung pag-iensayo ang ginawa nila sa gitna ng pandemya. I got a personal trainings program in following the Europeans. We also trained harder and even more when the Europeans were coming closer. Ngayon nakabalik na sa Belgium ang magkapatid. Pinaghahandaan naman nila ang World Championship na gaganapin ngayong Oktubre sa Abu Dhabi. Pasok naman sa finals ng reality TV, Top Model Belgium Kids Competition, ang 5 taong gulang na si Ruth Almazan. For the Filipino community po dito sa Belgium, so we are hoping po na matulungan niyo po si Ruthie through SMS voting po. Send to 6659 and your message is TMB Kids 21. Please support me. Thank you! Gaganapin sa Setyembre ang finals ng kompetisyon sa Mons, Belgium. Para sa TFC News, Raquel Bernal Crisostomo, ABS-CBN News, Brussels. Tampok sa isang art exhibit sa Los Angeles, California ang bayaning si Lapu-Lapu. Ang mga obra ay gawa ng sikat na pintor na si Nemi Miranda na gusto ring magbigay pugay sa mga itinuturing nating bagong bayani. Nagpapatrol, Henny Espinosa. Bida ang kauna-unahang bayani ng Pilipinas na si Lapu-Lapu sa isang bagong art exhibit sa Philippine Consulate sa Los Angeles, California. Ang mga likhang sining na ito ay gawa ng tanyag na pintor mula ang Ngoro Rizal na si Nemi Miranda. Para kay Miranda, si Lapu-Lapu na tumalo at pumatay sa mananakop na si Ferdinand Magellan noong 1521 ay tao lang din pero lumaban at nagtagumpay sa huli. Winning over, he doesn't want to be under any power, and he wants just being independent of other countries, no? So this exhibit just an eye opener for the Filipino that we should be proud of being Filipino. That our nation are good at so many things. We are talented, we are creative, and we are knowledgeable just like other countries. Nais din ni Miranda na bigyang pugay ang mga panibagong bayani. Mga present day hero, yung ating mga nurses, mga doctors, mga policemen, mga sundalo na nasa harap ng digmaan ng paano natin susupuin ang pandemya. Imaging Lapu-Lapu, celebrating 500 years of patriotism. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News, California. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa. Hatid ng TFC News. Para po sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kabayan! Mabuhay mga kabayan! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagtipon-tipon sa New York ang mga aktivistang Pinoy para manawagan na wakasan na ang Administrasyong Duterte. Palpak na grado naman ang kanilang binigay sa gobyerno na hindi man natupad ang mga ipinangako. Mula New York, nagpapatrol, Don Tagala. Bago pa man ang ikahuling sona ni Presidente Rodrigo Duterte, ay nagkilos protesta na ang mga aktivistang PhilAM sa harap ng Konsulado ng Pilipinas sa New York. The Duterte regime has committed too many atrocities for us to let this continue. Ayon sa mga aktivista, isang salita lang ang makakapaglarawan sa Administrasyong Duterte. Palpak, because he did not actually address some of the root problems answer to the concerns of the Filipino people that he had promised during his election campaign. Yung gera kontra droga,
Ang daming namatay doon. I believe that the Duterte administration has really failed in its response with this pandemic. Wala pang 6% ng mga Filipino ang fully vaccinated kumpara sa global vaccination average na halos 14%. Ayon kay Duterte, napabuti naman daw ng kanyang gobyerno ang COVID-19 testing sa bansa pero kailangan pa daw ng mas maraming vaccines. Samantala, sa isang virtual town hall ng US Filipinos for Good Governance, binigyan ng dating senador na si Sonny Trillanes ng bagsak na grado si Duterte. I would have to rate him with a flat zero because he turned back on his mandate as defined in the Constitution. Sabi ng mga aktivista, magkakaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagboto. Kinakailangan hindi na manalo ang kahit sino pa mang Duterte sa susunod na eleksyon. Para sa TFC News, Don Tagala, New York. Binigyan ng bagsak na grado ang administrasyong Duterte ng mga militanteng Pinoy sa Canada kasunod ng huling State of the Nation address ng Pangulo. Nagpapatrol Cecil Doctor. Isang matinding F o bagsak na grado ang ibinigay ng People's Honor ng Bayan kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamalakad niya ng bansa. Iginiit ng mga aktivistang ito sa Canada na pinatunayan ni Duterte na bigo siya bilang leader simula nang nag-umpisa ang kanyang termino noong 2016. I think that we've seen the human rights violations worsening. It's been a dismal performance. I'm deeply embarrassed for our country, particularly in the way he represented the Philippines in international arena. Nanawagan ng mga aktivistang ito na tapusin na ang rehimen ni Duterte sa kabila ng mga balitang may plano itong tumakbong vice-presidente sa susunod na eleksyon. Binasa rin sa People's Zona ang mga mensahe mula kay Magdalo Chairman Antonio Trillanes at ang nakakulong na senador na si Laila De Lima sa mga taga-suporta. Nanawagan sina Trillanes at De Lima na patuloy na ipaalam sa mga kababayan na nasa abroad ang kahalagahan ng halalan sa 2022. Bagamat hindi makakaboto si Sulong UBC member Isaac Carlin, ipinaliwanag niya kung gaano kaimportante sa kanya ang nagaganap sa Pilipinas. My family is in the Philippines. By being a Canadian citizen, I have the power to lobby the Canadian government to respond to those issues. Samantala, si UBC Professor Leonora Angeles na isang dual citizen ay boboto sa halalan 2022. I count on all Filipinos in the diaspora as well as in the Philippines to change this government. May hanggang Setyembre 30 pa para magparehistro ang mga Pilipino na may planong bumoto sa embahada o mga konsulado sa Canada. Para sa TFC News, Cecil Docto, Vancouver, Canada. Iba-iba ang kinakaharap na hamon ng mga Pinoy sa South Korea ngayong may pandemya. Sa gitna po nito, walang humpay ang bayanihan ng ating mga kababayan doon. Nagpapatrol mula sa South Korea, Jenny Kim. Kahit nasa South Korea, nakaugalian na ng Filipino community na makilahok sa iba-ibang events at mga pagtitipon. Pero natigil ang karamihan sa mga pesta at iba pang bayanihan activities dahil sa pandemya, kabilang sa naapiktuhan ng Gyeongnam Migrant Center sa Chunan City na dating puntahan ng mga Pilipino at iba pang mga dayuhan. Mas pinagkakaabalahan ngayon ng mga Philippine Councilor gaya ni Ana ang pagbabahagi sa mga Pinoy roon ng informasyon mula sa gobyerno ng South Korea. Nadagdagan po ang trabaho namin, ang pagsisikap namin na makatulong sa mga kababayan. Hindi po kami tumitigil sa pagta-translate po ng mga information from Korean to our native languages. Pero may pamamaraan pa rin ng ilang Pinoy para maituloy ang iba nilang aktibidad, kahit hindi man sila physical na nagkikita. This year, nag-start na po yung pagpaplano namin para sa ma'am. We are hoping that once again, you can support us. English teacher at may-ari ng English study room sa South Korea, si Grace, hamon sa kanya ang online classes. Pinakamalaking pinagbagong adjustment sa time, routines, and ways of teaching either in the classroom or via online. Teachers are making lesson plans that could easily adapted in the face-to-face classes.
pero hindi siya pinanghihinaan ng loob. Mensahe ko sa mga katulad kong English teacher, never stop learning and always try new things. Ang ilang OFW sa South Korea na hindi makauwi ng Pilipinas, sa Jeju City muna nagbabakasyon. Hindi naman kasi pinagbabawalan ang mga nasa South Korea na magliwaliw. Kailangan lang sumunod sa health protocols. Yung lagi kang nagmamadali, umuwi. Kung mababawasan ang oras sa labas, mas natadagdagan naman ang oras sa loob ng tirahan at mas naging productive. Tudo-adjust din ang mga Pinoy scholars o yung exchange students sa South Korea. Lalo't limitado rin ang pisikal na pakikisalamuha. It has an impact for the undergraduate students. They only learn the principles and process of basic laboratory experiments through lecture videos. They still lack the actual applications, the training required to have the skills. Tumutulong naman ang Seoul Filipino Catholic Community sa ilang mga Pinoy. Doon sa mga kababayan natin na mga nawawalan ng trabaho, natutulungan po namin sa pagbibigay ng ayuda. Patuloy pa rin man po ang pagtulong namin, lalo na yung mga naka-hospital, yung mga walang pambili ng ticket pa-uwi. Umaasa ang mga Pinoy sa South Korea na matatapos na ang bangungot ng pandemya at makabalik na sa normal ang kanilang pamumuhay. Para sa TFC News, Jenny Kim. ABS-CBN News, South Korea. Ipinasilip ng sikat na Pinoy fashion designer na si Michael Cinco ang kanyang 2021 Fall-Winter Collection. Mas pinatingkad sa kanyang koleksyon ang photoshoot na ginawa sa Italia. Nagpapatrol, may muling tapang. May Renaissance effect o excellence in Italian style. Ganyan pwedeng ilarawan ang mga couture dresses at suits na kasama sa 2021 Fall-Winter Collection ng sikat na designer na si Michael Cinco. Kitang-kita ang mabusising paggawa at detalye sa four-piece collection ni Cinco. Bumagay ito sa iconic spots sa Italy gaya ng Duomo Cathedral. Samantala, drama couture naman ang ipinakita ni Cinco sa Venice, kung saan makikita sa trail ng kanyang gawang gown ang artistic facade ng sikat na St. Mark's Basilica. Laking pasasalamat naman ng Filipina talent consultant na si Chona Bacauco na makatrabaho si Cinco. Bago ang photoshoot sa Italy, inilaunch ni Cinco ang kanyang kauna-unahang kids collection sa Dubai, kung saan mula sa agency ni Bacauco ang mga napiling modelo. He's incredible, very, very humble. He's very very supportive to us Filipinos here. Binigyan din ng pagkakataon ni Cinco ang mga Pinoy talented professionals na maging bahagi ng kanyang proyekto, mula sa stylist, makeup artist at photographer. Until now, hindi pa rin ako makapaniwala. I am forever grateful that he gave me the opportunity to share what I really love, which is hair and makeup. Magkakaroon din ng fashion show sa France si Cinco ngayong taon. Bahagi rin siya ng NAS Daily Academy, kung saan makakasama niya ang iba pang content creators gaya ni Apo Wangod, Erwan Yusuf, Moira De La Torre at Catriona Gray. Para sa TFC News, may muling tapang, ABS-CBN News, Milan, Italy. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para po sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kabayan! Mabuhay mga kabayan! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sinagip ng mga otoridad ng Taiwan ang dalawang nagreklamong Pinoy dahil nag-iba ang trabahong pinagawa sa kanila doon, taliwas sa naunang napagkasunduan. Nagpapatrol, TFC Taiwan Correspondent Marie Yang. Sa kagustuhang matulungan ang pamilya, nakipagsapalaran sa Taiwan si Carla. Factory worker dapat ang trabahong papasukan niya sa Taichung sa Taiwan, pero laking gulat niyang nadagdagan ang kanyang trabaho. 7 months na po ako dito nagtrabaho sa Taiwan. Yung naging trabaho ko po dito ay all around po dyan. Hindi lang factory worker, kundi naging construction worker at farmer din po. Nung una, tiniis ko na lang kasi may binabayaran din kasi akong lending. Tapos kailangan din ng pamilya kong pera. Kaya tiniis ko na lang yung lahat.
Factory worker din ang trabahong pinasukan ni Alia. Nakapasok siya ng Taiwan bago ideklara ang ban sa mga dayuhan dahil sa COVID-19. Pero ang saya, napalitan ng lungkot. Nagulat po ako kasi ang pinatrabaho po sa akin in the first day po ng aking work is magtabas ng damo, maglinis sa buong paligid, at maglinis ng hotel. Parang yung trabaho po namin is all around caretaker at naging construction worker nga po kami. Tiniis din nilang dalawa ang trabaho pero kalaunay nagreklamo na sila sa Council of Labor Affairs. Pinapagawa nila sa amin ay trabahong panlalaki kaya alam ko pong maling-mali yun. Naisipan ko pong tumawag sa CLA. Kinumplain ko po lahat ng maling ginagawa sa amin ng aming employer. Nagsagawa ng rescue operation ang Bureau of Labor Affairs kasama ang Meco Polo Taichong. Ayon sa labor attaché ng Meco Taichong na si Attorney Bien Serbo Jr., hindi niya papayagang maabuso ang mga kababayan. Sa ngayon, nasa isang shelter sa Taichong ang sinagip na OFWs. Labis ang pasasalamat nila sa Bureau of Labor Affairs at Meco Polo ng Taichong. Dahil nga po, naaktuhan po kami sa gobyerno sa maling gawain, kaya pinayagan nila kaming lumipat sa mas maayos na kumpanya. Kailangan po buo ang loob natin na lumaban kasi karapatan po ng lahat ng OFW ang mag-complain kung alam natin mali ang ating mga amo or mga kumpanya na ating napasukan. Huwag po tayong matatakot na magsumbong kasi tutulungan po nila tayo at higit sa lahat dadalhin po nila tayo sa mas maayos na kalagayan. Para sa mga biktima ng pang-aabuso sa trabaho, tumawag lang sa 1955 hotline ng Council of Labor Affairs sa ilalim ng Ministry of Labor ng Taiwan. Para sa TFC News, Marie Yang, ABS-CBN News, Taiwan. Hindi lang kalusugan ang apektado kapag nagka-COVID-19, kundi maging ang problemang pinansyal. Kaya naman naisipan ng isang Pinoy sa Abu Dhabi, United Arab Emirates na sumulat ng isang libro para magbigay inspirasyon sa mga dumadaan sa krisis pinansyal ngayong may pandemya. Nagpapatrol, Melanie Regalado. Bukod sa matinding epekto sa kalusugan, malaking gastos din ang kaakibat ng pagkakaroon ng COVID-19. Ito ang nagtulak sa Overseas Filipino Financial Advisor na si Carlette Utanes na taga Abu Dhabi na sulatin ang librong Finances, Faith, Hope and Love ngayong pandemya. And I hope with the book, makakatulong to dun sa mga tao na going through financial struggles, especially now na merong nagkaroon ng pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Nagbigay inspirasyon ang libro para sa mga nakabasa nito. When my mother-in-law was hit by COVID and he died with COVID in just one day. So noon we're just rejecting hindi natin kailangan ng life insurance, but then when that happens at wala kaming matakbuhan na kahit ano, so why not prepare now? We also have our goal in the Philippines to set up to put up a business. A small construction company with fit out and property management. That was our goal already that we set up for our long-term goals. Isa sa sumuporta kay Carlette ay si Nanay Amba o dating Ambassador Grace Princesa na kilalang financial literacy advocate. Itong COVID na ito, binalidate lang 1,000-fold yung itinuturo natin sa financial, sa Pinoy Wise, sa financial education na 9 months nga emergency, tingnan mo to, medyo 1 to 2 years na. Mahigit 50,000 pesos o higit 3,000 dirhams ang nabentang libro ni Carlette na tumulong sa ANCOP o Answering the Cry of the Poor ng CFC sa Pilipinas para mapaaral ang mga batang mahihirap. Sa huli, mensahe ng libro ang palakasin din ang pananampalataya sa kabila ng hamon ng pandemya. Para ito po kasing COVID, may itinuturo sa atin. Itong pandemya na ito, kung anong mahalaga, pananampalataya, pamilya, pera, pangangatawan. Para sa TFC News, Milani Sanchez Regalado, ABS-CBN News, Dubai, UAE. Naapektuhan po ng pandemya ang maraming negosyo sa Amerika. Swerte namang patuloy pa rin ang operasyon ng isang karinderiya ng isang Pinay sa Seattle, Washington. Ano po kaya ang sekreto ng matagumpay na negosyo?
Magpapatrol, Bev Llorente. Ito ang Pike Place Market, isa sa mga sikat na puntahan dito sa Seattle, Washington. Dito makikita ang mga nagliliparang mga isda sa tuwing may bumibili dito. Bentang-benta ang mga ganitong eksena sa mga turista. At sa harap mismo ng Pike Place Market, matatagpuan ang Oriental Market kung saan matatagpuan ang karinderya ng Pilipinang si Leila Rosas o mas kilala sa pangalang Atilay. Apat na dekada na siyang may pwesto dito. Tunog pa lang ng tinitritong pangan ng salmon ay nakakagutom na. Isa ito sa mga specialty ni Atilay. Ipinagmamalaki naman ni Atilay ang display na ito sa kanyang karinderya kung saan nakapaskil ang mga mensahe ng iba't ibang mga chef na dumayo sa iba't ibang bahagi ng mundo para matikman ang kanyang mga lutong Pinoy. When they cruise through I-5, they always stop at the Pike Place Market and this is their one go-to to make sure they eat here at Atilay's. Bago nag-lockdown ang Amerika nang dahil sa pandemya, ginawaran at kinilala ng James Beard Foundation si Atilay dahil sa kalidad ng kanyang mga handa. My staying power is how I would cook at home. It's the same way I would cook here. I'm not making it look pretty. I'm not putting all that stuff. Just as long as it tastes good and people know it tastes good, they're not gonna come back here just for the looks of it. They're gonna come here for the flavor. Kapamilya naman ang turing ni Atilay sa mga kapitbahay niya dito sa Pike Place, lalo na ang supplier niya ng mga isda na kanyang linuluto. So many people go there and eat. You know, I mean, I grew up in this market and I've been going there since I was a little kid, eating and just hanging out with her, and it's such a great family and a great environment. Marami man ang mga restaurants na naapektuhan sa pandemya, patuloy pa rin dinadagsa ang karinderya ni Atilay at ang kanyang masasarap na handa, mga lasang Pinoy na talaga namang binabalik-balikan. Para sa TFC News, Bev Llorente, Seattle, Washington. Napabilang ang isang Pinay sa Georgia sa bagong pelikula ni Hollywood actor Chris Pratt na Tomorrow War. Pero isa lamang ito sa mahigit 30 palabas kung saan nakasama siya bilang extra. Nagpapatrol, Lynn Almadin Thornhill. Malamang ay hindi nyo kilala ang pangalan niya, pero baka ilang beses na nyo siyang nakita kasama ang mga paborito nyong artista. Siya ang Pinay na si Nanette Perez, isang professional na extra sa TV at pelikula. Ayon kay Perez, nakasama na siya sa mahigit 30 palabas mula 2018 nang nagsimula siyang maging extra. Ang kauna-unahan niyang gig ay makasama sa pelikula ni Clint Eastwood tungkol sa Atlanta Olympic bombing. It's hard work! For me, it's fun because doing background, I meet a lot of people from all sorts of, you know, from different places. Aniya, kailangan ng mahabang pasensya sa trabahong ito. You know, if you don't mind sitting around waiting, because there are days that you won't get used at all. That's why, you know, you bring a book, you know, you play with your phone, or if you have a hobby, do it. But there are days that you actually will be working from the time you get there, you'll be working. Pero ang tubong late na ito ay natutuwa sa kanyang trabaho. Kahit may kahirapan, katulad ba sa eksenang ito? I had to run. Yeah, because we're pretending we're running away from this mythical character. And I ran close to 6 miles. I said, I'm too old to be running. And then I did it for 2 days. And the next day I said, I'm not running. The next day, I'm not running. I ended up running over 4 miles. I said, I'm too old. I can't run. But I did. Pati asawa ni Perez naging extra na rin. Katunayan, nasama pa silang pareho sa bagong pelikula ni Chris Pratt na Tomorrow War. Para sa TFC News, Len Amatin Thornhill, Marietta, Georgia. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para po sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kabayan! Mabuhay mga kabayan! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa harap ng pagkakaantala sa proseso dahilan sa pandemya, gumawa ng mga paraan ang konsulado ng Pilipinas sa New York para mapabilis ang kanilang serbisyo. Mula New York, nagpapatrol Don Tagala.
Sa kasagsagan ng pandemya, aminado ang Philippine Consulate sa New York na inabot ng ilang linggo ang mga kababayan dito bago sila makakuha ng appointments. The past year, we really were affected so hard in terms of us being forced to limit the number of kababayans we could serve. Ayon kay Consul General El Mercato, ginawa na nila ng paraan para mapabilis ang serbisyo. Simula noong Abril, nagdagdag sila ng 200 passport appointments kada buwan at nagbubukas pa ang konsulado ng ilang Sabado. Pero ito lang ang pakiusap ni Conjen Cato. If your passport would say it's just valid for another year, this early pa lang, mag-request na kayo ng appointment. Mag-request na tayo ng appointment this early para hindi tayo stressed out. Ayon kay Cato, inaabot ng 6 linggo ang pagproseso ng passport. Ang taga-Florida na si Ramon Zeñarosa, 5 linggo ang inabot para makakuha ng dual citizenship appointment sa New York. Pero sulit naman daw ang paghihintay at paglalakbay. Everything went well. Everything, the appointment online is very easy and straightforward. Pero sa mga hindi techie, mas better for me before na wala kang appointment. At least I always go early, kaya I just go through, first come first serve. Para naman sa mga nagbabalak umuwi sa Pilipinas pero ayaw mag-quarantine ng 10 araw, lalo na't fully vaccinated na, nagpadala na raw ng rekomendasyon ang konsulado at ang Philippine Embassy sa DC na isama na sa Green Lane ang US para hindi na masayang ang oras at pera ng mga PhilAms sa mahabang quarantine period sa Pilipinas. Para sa TFC News, Don Tagala, New York. Marami po ang nagulat ng mag-withdraw sa kompetisyon ng US gymnast na si Simone Biles sa finals po na ginaganap na Tokyo Olympics. Pero marami rin ang sumuporta sa desisyon ni Biles, kabilang ang kanyang PhilAm na teammate. Nagpapatrol, Cheryl Piccio. Papasok pa lang sa 2020 Tokyo Olympics ay inaasahan ng mananalo ng ginto ang US Gymnastics Team. At kahit alternate pa ang PhilAm na si Emma Malabuyo, laking karangalan na mapasama siya sa grupong pinamumunuan ng kapwa niyang taga-Texas na si Simone Biles, na binansagang the greatest of all time. Si Malabuyo ang kauna-unahang full Filipino na naging parte ng US Olympics Gymnastics Team. Pero sa di inaasahang pangyayari, nagbitiw si Biles sa Olympic final na naging sanhi para mawala ang gold medal sa US team. Rason ni Biles, masyado siyang na-pressure at nais lamang niyang pangalagaan ang kanyang mental health. Suportado naman ni Malabuyo ang desisyon ng teammate. Taking a step back and not competing, I think that was the right decision that she made for herself instead of going out there trying to do something and injuring yourself, because at the end of the day, you know, you want to be healthy. Bilang alternate, muntik nang makakompete si Malabuyo sa Olympics. There was one who tested positive, so she was out, and then her teammate was in close contact, so she was out. So there was only 2 of us alternates training. Kung nag-drop out ng mas maaga si Biles, malamang ay nakapasok si Malabuyo sa kompetisyon. Pero ayon sa patakaran ng Tokyo Olympics, kapag nagsimula na ang laro, ay hindi na pwedeng kumuha ng substitutions. Di nagtagal, pinauwi na rin sina Malabuyo. This has been such a long process, so I'm definitely tired and just a little bit exhausted, but I'm happy to be back home right now, so I'm resting and I feel pretty good though with everything and how it turned out. Nakafocus naman ngayon si Malabuyo sa pagtitraining para sa 2024 Olympic Games sa Paris. Para sa TFC News, Cheryl Piccio, Houston, Texas. Namayagpag po naman ang 2 Pinoy sa Toastmasters Contest sa Saudi Arabia, Bahrain at Kuwait. Ito po ang taunang kompetisyon para sa public speaking. At ito ang kaunawan ng pagkakataon sa loob ng ilang dekada na wagi ang mga Pinoy. Nagpapatrol, Florante Catanos. Kampiyon sa TM Jeffrey Aquino sa English Evaluation Contest sa District 20 Toastmasters Annual Conference o DITAC 2021 sa Bahrain at Kuwait. Si Aquino ang kauna-unahang Pilipino na nanalo sa kompetisyon sa loob ng 30 taon. Sobrang saya. We're just jumping. Sigaw kami ng sigaw. And that celebration of joy accompanied with tears.
after 30 long years, mayroon ng Filipino ang nag-champion sa Kingdom of Bahrain and Kuwait. Inuwi rin at Team Ricardo Chiwijan Jr. ang kampiyonato sa English Humorous Speech Contest sa Saudi Arabian Toastmasters Annual Conference o sa TAC 2021, District 79. Gumawa rin ang kasaysayan si Ricardo bilang unang Pinoy na nagwagi sa patimpalak. I'm so excited when my name was announced as the champion in the Humorous Speech Contest because I really worked hard for this and I feel like it all paid off in the end. Dahil pandemic, isinagawa online ang kompetisyon at nagtagisa ng galing ang mga kalahok sa international speech, evaluation, table topics at humorous speech sa Arabic at English category. I have learned that in Toastmasters, you need to have discipline, time management, and trust in yourself that you can do things when you are focused. We made it. You too can make it. Yan yung isa sa mantra na pwede kong ibigay sa aking mga kababayan na gustong sumabak sa larangan ng public speaking. Taunang idinaraos ang pa-contest ng DITAC at SATAC na sinasalihan ng iba-ibang grupo ng Toastmasters Clubs sa Bahrain at Kuwait at Saudi Arabia. Para sa TFC News, Florante Catanos, ABS-CBN News, Al-Kubar, Saudi Arabia. Sa San Francisco, California, lumago ang negosyong sports collectible store ng isang PhilAm kahit may pandemya. Alamin kung bakit sa pagpapatrol ni Henny Espinoza. Trading cards, sports equipment at portraits na naka-autograph. Makikita ang mga panindang ito sa classic collectible store sa San Francisco. At ayon sa may-ari na si Ray Reyes, mas malaki pa ang kita niya sa gitna ng pandemya dahil nagkaroon ng panibagong interes sa sports collectibles, lalo na sa mga kabataan. They're just starting to collect the, you know, their favorite players and stuff like that. So, yeah, definitely we see new customers every single day. Popular pa din daw ang mga NBA trading cards ng mga superstars gaya ni Steph Curry, Michael Jordan at Kobe Bryant. Maging mga cards ng PhilAm player na si Jordan Clarkson, in demand din. His prices have gone up. Dagdag pa ni Reyes, best-selling pa rin ang Funko Pop. I believe it's so popular because they carry so many different licenses. You know, they have a pretty much, you could find a pop for anything, you know, whether it's cartoons, movies, sports. I think Funko Pops have pretty much just taken over, you know, the toy industry for sure. Dahil sa panibagong interes sa sports collectibles, advice ni Reyes na tingnan ng mga collectors ang kanilang mga cards sakaling tumaas na ang halaga nito. Now is the time definitely to do that while the market's hot. It is somewhat settling a little bit, but the opportunity is still there. So yeah, if you have any old cards, definitely, you know, dig through them and check them out. Para sa TFC News, Henny Espinoza, San Francisco, California. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kabayan!